Magbabalik po ang FYI at nandito pa rin tayo sa lungsod ng Lipa. Bisita natin ang ating Mayor Sabili. Mayor, napakayaman ng inyong siyudad, napakaganda ng ating turismo, napakayaman ng ating agrikultura. Ngunit ang isang magandang tanong kung ako po ay foreign or local investors that I want to invest, paano po? Unang-una, siyempre, investors friendly ang Lipa. Opo. Sabi ko sa kanila, yung mga mahirap na requirements ng ini-impose ng City of Lipa, katulad ng pagbibigay ng mga permits, kung ano mang kailangan, ay pinadali na natin. Mm-hmm. Sabi ko, huwag niyang pahihirapan at tutulungan. Pag may pinahirapan, susumbong sa inyo? Oo, pag pinahirapan at sinumbong sa akin, ay alam naman nila. Pero wala naman na nagpahirap dahil alam nilang ang policy ko ay talagang ano. At saka sila, ang mga ipagmalalaki ko dito sa Lipa, ay wala silang kailangan na ano, ibibigay. Mm-hmm. Na alimbawa, pabuya sa mga opisyal. Mm-hmm. Ibig sabihin, hindi mo kailangan maglagay para makapag-negosyo. Oh, dahil ini-encourage ko sa kanila, sila. So wala, kahit sa mga department, wala silang masasabi. Mm-hmm. Ang bilis ng papel at yung kailangan ng permit, ini-issue ko. Kahit hindi ko sila makita, ano, pangayon lamang nag-stop nila, saka ko na sila nakikita pagka groundbreaking or ribbon cutting. Okay. No? Kasi nahihirap na. Baka pag-isipan pa ako, kinausap ko itong investor na ito. Masasabi ko, ang policy ko, wala silang ibibigay na pabuya kung sino maglalagay dito kahit anong negosyo. Mm-hmm. Makikita ko lang kayo pagka kayo magre-ribbon cutting na. Ang ibig sabihin nun, pagbukas na. Okay. Now, we know for a fact that ang Pilipinas po ay isa sa pinakamahal pag-usapin ng elektrisidad. Especially sa buong Asia, pinakamahal na po ang Pilipinas. At ikalawang pinakamahal dito na sa Batangas. Ngayon, meron tayong bottleneck na tinatawag. Ito po ay parang hinulma, partner, na cooperative. Pag sinabing cooperative, dapat may pakinabang yung membro. Pero ito po ay non-stock, non-profit. Ngayon, there's a proposal from Congressman Nicky Briones. Ito po ay to convert into real cooperative. Alam mo, partner, ang gusto nating mangyari para bumaba naman ang ating babayaran kuryente dito sa lungsod ng Lipa, hindi lang sa lungsod ng Lipa, kundi sa buong Batangas, gusto nating i-convert itong non-stock, non-profit na cooperative, itong Badelec 2, gawing tunay na kooperatiba at automatic bababa ang babayaran ng ating mga consumer. So, ano ba ang ating mayor, pagdating dito sa usaping ito? Ano ang inyong posisyon? Kayo ba isang ayon na ito'y maging tunay na kooperatiba para maging may-ari, ang tunay na may-ari? Okay. At bumaba ang kuryente sa pagka-tax exempt ang ating... Alam mo, kung titingnan mo, yung advantage ng City of Lipa itself, yung sa syudad, kung ito ay non-stock, non-profit, ordinary corporation lamang, na ganon, walang kooperatiba, pabor yun sa City of Lipa. Sa city. Mm-hmm. Dahil lang, we can impose taxes, real property tax, grocery, lahat yan nakukuha namin. Mm-hmm. Pero pag ito'y naging kooperatiba, ang kagandahan nun ay yung direct, yung salit na mapapunta sa amin, ay papunta yun sa taong bayan, sa mga consumer. Mm-hmm. Di ba? Mm-hmm. Kaya nung magkabulitahan ngayon, siyempre, siningil ko sila. Mm-hmm. Kaya ngayon, I hope na magbabayad na ang Batelec ng mga taxes. Dahil dati, ay siyempre, inisip nila cooperative, so hindi na kakabayan. Napalusutan pala tayo. I don't know if it is intentional or talagang ang kala lang ng abogado nila na sila ay exempted. Mm-hmm. Kaya nung malaman ko, sabi ko, hindi pala naman cooperative, so hindi, siningil ko na. Okay. So, pag ito ay naging cooperative at stock corporation, kooperatiba, alam naman ang benefits na yan, hindi na sila magbabayad ng ibang mga dapat bayadan. At unang-una, pag kooperatiba na tunay, yung lahat ng mga tao, magkakaroon sila members na. Mm-hmm. Magiging part owner, magiging may-ari, at may isyuhan ng stock certificate base sa nakolekta. Kasi alam na ni Mayor, yung tungkol do sa members' contribution for capital expenditure. So you are kinokolekta, partner, buwan-buwan. So you are in favor ako na maging tunay na cooperative. Wala naman pala. Napakaganda na magiging kinabukasan talaga ng mga lungsod ng Lipa at ng Lipeño. Sapagkat bababa ang kuryente dahil tax exempt, wala nang ibat na babayaran ang bawat isa sa mga consumer.
So, automatic, bababa kuryente. At magiging may-ari na at magkakaroon ng stock certificate. Mayor, dapat pagka nagawa natin at napagtulungan na maging kooperatiba itong Batilec, eh pagka nag-issue ng stock certificate, dapat ikaw ang mag-aabot sa iyong mga constituents. Oh, syempre. Sabagkat ipinaglaban mo yun. Oo nga. Ayan. At kaya naman yun na talaga, alam mo, nobody can stop that. Okay. Even the court. Dahil yan ay nang, ayon sa aking pag-aaral, ay nakatalaga yan. Nasa batas. Nasa batas yan. Mm-hmm. Na inilagay dyan na doon dating katulad nung ano, nung itiralo. Alam mo, nung mga nakaharang panahon, nagkautang na malaki ang Batilec. Pero, at hindi lang naman Batilec, yung mga kooperatiba sa buong Pilipinas, buong bansa, ay yan ay pinatawad. Kinundown yung utang. Condonation. So, wala nang utang. Kaya there's no reason na hindi dapat mapapunta sa tao dahil ang tao, wala nang mamanahing utang. Mm-hmm. Ay, nakondon yan eh. Okay. At ang lahat ng pag-aari ngayon ng kooperatiba ay galing sa mga electric consumer. Ibig sabihin, kung ano man ang asset, katulad sa Batilec, 2.7 billion ang ari-arian, eh yan ay lahat na pag-aari na ng mga electric consumer sapagkat lahat ng pera na yan, kinolekta sa kanila buwan-buwan at ang nakolekta, 1.1 billion. Pero partner, ang maganda din. At matuloy ko lang, partner, yung kinundaw na utang na worth 600 million plus sa Batilec to, ibinigay na sa consumer. Ibig sabihin, lahat na nangari-arian ngayon, pag-aari ng electric consumer. Ang maganda dito sa usaping ito, favorable ang mayor ng Lipa. Oo naman. For the benefit of the people, yun. Meron, ayaw ko pong sayangin ang pagkakataong ito dahil ito po ang pinaka-last part of this program. Bakit ang puso ninyo laging favorable sa inyo pong mamamayan? Eh, syempre, sabi nga nila, kung sino yung nangangailangan, lalo mo silang tutulungan at bibigyan mo sila ng pagkakataon na lalong umulad ang buhay. Dahil nang unang-una, kita naman natin, ang pangailangan ng tao, kaya protektado natin dito sa Lipa. At alam natin na itong mga bagay na ginagawa natin ay para sa kanila. Okay. At pakikinabangan nila. Partner, alam mo, may pamamaraan para maging tunay na kooperatiba at saka maging may-ari yung ating mga miyembro sa pamamagitan ng isa pang batas, yung Republic Act 9520, Cooperative Code of the Philippines, kung saan nakasado yung referendum. Oh, yun. So, hindi kasi nag-spearhead ang ating mga director dahil ayaw nila. So, ang miyembro, at yan ang ginagawa ng ating mahal na mayor, tumutulong. Pero ngayon, balita ko yung mga taga-Batilec, pumupunta rin sa barangay. At nag-i-explica rin sila. Sinasabi na nila na later on, magkakaroon tayo ng referendum. Yan ang pag-alam ko. Okay. Sabihin ni, dapat sumunod na rin sila. Okay. Iyan ang maganda. Kung sila ang mag-i-spearhead ng referendum, dahil yun na nasa batas, ang mga board at saka officers, at dapat sila ang gumastos dito para sa referendum. Dahil lang pinupwersa ko na rin sila As mayor, I have to protect the interest of the people. So, kinol ko ang attention nila. Alam mo, napakaganda, Mayor, kung sila mag-i-spearhead sapagkat yun ay obligasyon nila na ipaalam sa tao na ito'y sa inyo at dapat nang kayo ang magpatakbo. Alam mo, partner, siguro kaya ganyan ang nangyayari sa Lipa. These people knows that the mayor is a lawyer. Do I'm right? You are a lawyer in profession, Mayor. Now, before we end this show, can you give us at least 3 major plans na gusto ninyo? Dahil you have 2 terms more to finish or to give lahat ng idea o gusto ninyong ibahagi para po sa mga kababayan natin dito sa Lipa? Ayusin yung traffic dito sa Lipa. Lagyan ng mga traffic lights kung kailangan. At na maisa katuparan ko yung paglalagay ng Grand Terminal. Dahil lang alam mo, pagka tayo may Grand Terminal, na hopefully by April, yan ay may ilagay ko na. Umpisahan na rin ang tinatapos lamang yung program. Okay. Hindi mga around 300 million worth ng Grand Terminal ilalagay dito. Yan ay wala akong gagastusin. Walang gagastusin ang lusod ng Lipa dyan. Apa. Second? Ang hospital ay tuloy yung mailagay at may tayo. At lahat ng mahihirap ay ayaw ko nang umiyak at makulong sa hospital. Okay. Kailangan meron silang anytime na kailangan nilang ospital, may sariling ospital na pupuntahan. Pangatlong, napaka-importante na gusto nyong makita talaga na ginawa ni Mayor Sabile.
ay siyempre, yung buong-buo na maging pag-aari na ng mga taong bayan, mga konsumidores, ang ika ngayon sinasabog nating pagpapatakbo ng itong ating battery. Thank you so much. Lastly, can you give us parting words to our televiewers, Mayor? Sa ating mga kababayan dito sa Lusod, Dalipa, ako po bumabati ng isang magandang gabi. At gusto ko pong iparating sa inyo na ang ating pong mga programa sa ating edukasyon. Tuloy-tuloy po ito, lahat po ng kababayan natin dito sa ating lungsod na walang kakayahan na makapag-aral ng kolehiyo ay binibigyan po natin ng full scholarship. Dito po sa sarili din nating college, kolehiyo, ay lahat po ng mga estudyante rito from first year to fourth year ay pinatanggal ko na po yung pagbabayad ng tuition and miscellaneous fees. Kahit po yung graduation fees nila ngayon ay wala na pong babayadan. Tuloy-tuloy po yung pagtanggap natin ng scholars sa LCC, UB, BSU, LASAL, Lyceum of the Philippines, AMA Computer, BCAS, STI. Tuloy-tuloy pa po lahat ng scholarship yan. At tungkol sa ating pangkabuhayan, sa ating pong mga kababayan na kailangan ng mga kapital, tuloy-tuloy po ang pagbibigay natin yan. Kaya yan lang po ini-screen dahil dapat ay mayroong negosyo na itatayo. Ano? At sa ating pong pangkalusugan, ay by next month po, itutuloy na po yung ating pong pang-sports at para sa kalusugan din yan ng kabataan, ay ang ating pong Lipa Sports Academy ay umpisa na po ang construction. At sa taong ito, magagamit na rin po niyan. At bubuksan na rin po this month ang ating Lipa City Rehabilitation Center. Kaya ito po mga bagay na ito na mararanasan ng ating mga kababayan ay alam po na pag ito'y sabay-sabay na mailabas natin at sa katuparan ay hindi malayo na matatamo na ni Lipa ang tunay na kalikayahan at kaunderan. With that, thank you so much, Mayor Sabili. Salamat, Mayor. At ako'y naniniwala, pag napanood ng ibang mayor ang ating programa, baka gayahin lahat ng iyong mga programa sa bayan. Okay. Partner, your parting word. At siyempre, para naman sa ating mga magsasaka sa buong bansa, lalo tigit sa magbababoy, ako po'y naniniwala na tayo'y hindi naging maganda ang nakaraang panahon. Sana po naman, madinig tayo ng ating mahal na Pangulo, Pinoy, at saka ng ating Sekretary ng Department of Agriculture, na tulungan naman ang mga naluluging magbababoy sapagkat naapektuhan itong sobrang importasyon at saka smuggling. At tulungan din niya ang 9 million electric consumer sa buong bansa na maging tunay na may-ari na nitong mga electric cooperative sa ating buong bansa. By the way, ang FYI po naman ay mapapanood ninyo tuwing Monday, 7 p.m. Gabi po yan. And the following day, Tuesday, 7 a.m. And you can also watch real-time live through web www.gnnchannel.com. At kung ibig po ninyo ng safe place at magandang tourist attraction and you can meet the nicest people, visit Lipa City. And I'm your host, Willie Spirito, with Congressman Nicky Briones, and of course, with the Mayor of Lipa City, Province of Batangas, Mayor Maynard Sabili. Thank you for watching FYI for your information. FYI.